Ayan, welcome ulit to Teacher Dex TV. Punta ulit tayo sa ating manukan. Ayan, sa manukan natin, silipin natin yung mga last batch ng ating Dong Tao chicks. Ayan, so malalaman natin na lalaki o rooster yung mga Dong Tao chicks natin. Unang-una, ayan, going to 2 months old na yan. Nasa 7 weeks old. Ayan, going to 2 months old. So 7 weeks old na yung mga Dong Tao natin. Pansinin natin yung balahibo sa pakpak nila. Ayan, so parang ano sila. Ang bihis nila ngayon is para silang mga ostrich. Kaya nga lamang, yung pakpak nila is black. So kung black yung kanilang pakpak, automatic lalaki yung mga yan, no doubt. Ayan, ulit natin. Kapag black yung pakpak nila, no doubt mga rooster yan. So yung nasa kaliwa, yan, yung pumipikit-pikit na yan, Bigfoot ang ano natin, ang Dong Tao natin na yan. So large, extra large ang size ng paa, kita ninyo. Walang sugat yan, talaga lang ganyan. Natural yung paa niya. And then yung isa pa yan, putok din ang paa niyan. So kumbaga sa kalapati, mga Homer ang mga yan. Sa kalapati nga lang, yung ilong ang malaki, yan naman ay paa. And then ito naman yung first batch natin ng Kitawa. Ayam Kitawa, yung mga laughing chickens. Nanonotice na nga din ng ating mga kapitbahay na ibang tilaok ng manok natin. So yan yung mga unang batch ng paakay noon. So isang tandang hen, isang rooster yan, yun yung parang matamlay, and then yung dalawang hen. Ayan. So nakakawala kasi kanina, hinabol lang aso yan. Medyo matamlay siya ngayon, baka na nahagip yung pakpak. Ayan. So yan po yung ating ayam Kitawa na papisana natin. Pa-hatch na natin ang mga yan. So, tatlong piraso lang, dalawang hen at saka isang rooster. Ayan na, nung nakabili tayo sa kay Boss Randel sa Tanay, yan. Maliit pa dyan eh, nabili natin. Medyo mataas talaga ang presyo dati. Pero ngayon, pararamihin na natin yan. So, yung manuka natin, tinanggal na muna natin yung kabir. Kasi nga, ang problema sa kabir natin ay talagang kulang yung space. Since malalaki ang pyesa ng kabir, hindi rin pwede yung mga maliliit na laga yan. Kung malaki ang manok mo, kailangan mo talaga ng malaking kulungan. And then, hindi tayo makasustain kasi malalaki ang kabir, kaya malalakas din tumuka. Unlike dyan na yan kasing mga ayam Kitawa, parang native chickens lang yan. Hagisan mo lang ng patuka, nabubuhay na yung mga yan. Ngayon ko lang kinulong yung mga yan kasi medyo maiilap talaga. Hindi pala medyo, maiilap talaga yan. Banghirap ulihin. Ayan, kaya ayan, tinanong nyo, malayo sa atin ngayon. So dapat umamo muna yan. Kasi banghirap naman pagka nakakawala yan, ang hirap nating hulihin. And then ito yung ating mga native. Kasabay yan yung mga ayam Kitawa kasi pinapisa natin dun sa native yung ayam Kitawa. So yan yung mga anak ng native talaga. So yung apat na hen yan, anak ng native. Ang gagawin natin dyan is palalakihin natin para preparasyon. Mag-aalaga rin kasi ako ng Texas chicken, yung mga pang panabong. Hindi naman tayo magsasabong, kumbaga gusto ko lang din makapag-breed ng pinakamagagandang materyales, kumbaga. And then pangalawa, ayan, so in preparation sa pag-aalaga natin ng Texas na mga manok, yung mga 5K sweater na yan, di ba? Yung Gilmore Hatch Gray. Siyempre, tayo naman eh nakakakita rin, nakakarusonada din ng mga manok. Yung favorite kong kulay talaga yung mga Hatch Gray talaga. Siguro yun ang ating kukunin sa susunod. And then, ito yung mga crossbreed Dong Tao at Kitawa. Dong Tao yung rooster, and then Kitawa yung hen. Kaya makikita natin yung dalawang nasa likod, yung medyo dark, and then yung isa pa na yellow legged na yan, malaki ang paa nila comparing dun sa dalawa. Ayan, sa mga dako pa ron, yung ating dalawang rooster na medyo maliit dyan, kung hindi man sila nagmana dun sa kanilang sa hen, diba, sa Kitawa, hahatulan na natin yan ng tinola. Ganyan lang naman talaga. So hindi mahirap pala ganyan. Sa katunayan, kinuli ko lang yan ngayon kasi nga inayos ko yung kulungan, pero gala lang yan dyan sa isang 6x6 feet na kulungan sa lupa. Yun nga lang, medyo banghirap pulihin, napakailap niya mga yan, kaya yan ngayon
pagod yung mga yan kasi hinuli ko yung mga yan. So madali lang alagaan, simpleng simple lamang. So yun lamang ating ulat ngayon sa ating manukan. So for more videos, please like and subscribe Teacher Dex TV. And then yung page natin, hindi ko nga masyado na sigaso, manukan ni Sir Dexter. So till next time mga kamanok, paalam muna sa inyo.